Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Ngayon ay nandito na naman po tayo sa isang pinakabagong episode ng RCJ4 Educational Blog, at ngayon ay pag-uusapan naman natin ang tungkol sa Article 2 of 1987 Philippine Constitution. Pero bago tayo mag-umpisa, ay iniimbitahan na din muna kita na mag-follow, like at share sa ating Facebook page na RCJ4, at mag-subscribe ka na din sa ating YouTube channel na RCJ4 TV upang manotify kita sa tuwing may mga bago akong uploads. So hindi na natin ito patatagalin pa, at umpisahan na natin. Okay, let's start! Ngayong araw ay pag-uusapan naman natin ang tungkol sa Article 2 of 1987 Philippines Constitution. Ang article na ito ay tumutukoy sa Declaration of Principles and State Policies. Ito ay binubuo ng mahigit na 28 na mga sections, at yan ang pag-uusapan natin ngayon. So umpisahan natin sa salitang declaration. Ano nga ba ang declaration? It is refers to the formal announcement of statement or the act of making an official statement about something. Ito ay ang mga pagpapahayag ng mga gawaing tumutukoy sa mga specific na bagay. Ngayon, ano nga ba ang nilalaman ng Section 1 ng article na ito? Section 1, the Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Dito sa section na ito mga kaibigan, ay sinasabing ang bansa nating Pilipinas ay isang demokratikong bansa, na kung saan sa mga tao mismo nagmumula ang mga desisyon sa pamamagitan ng pagboto. Kadalasan ang salitang demokrasya or democratic sa Ingles, ay ginagamit sa mga pampulitikang pagganap. Ang isang halimbawa ko dyan, ay ang presidential elections, na kung saan, nasa kamay nating mga mamamayan kung sino ang magiging presidente, sa pamamagitan ng pagboto. Next is Section 2. Section 2, the Philippines renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land and adheres to the policy of peace, equality, justice, freedom, cooperation, and amity with all nations. Sa section naman na ito, ay ipinapahayag na ang mga pagkakaroon ng mga digmaan ay hindi maaaring gamitin or i-consider na isang patakaran ng bansa, at tinatanggap lamang ang pagkakaroon ng mga batas na pang-internasyonal na kinikilala ng lahat at sumasang-ayon lamang sa patakaran ng kapayapaan, pagkakapantay-pantay, at pakikipagkaibigan sa lahat ng bansa. Next is Section 3. Civilian authority is, at all times, supreme over the military. The armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Its goal is to secure the sovereignty of the state and the integrity of the national territory. Sa section na ito, ay malinaw na pinapahayag na tanging ang sandatahang lakas lamang ng militar ay ang nasa pinakaitaas sa lahat ng oras pagdating sa kapayapaan at ng kasiguraduhan ng ating teritoryo, at ang isa pa nilang layunin ay siguraduhin ang ganap na kapangyarihan ng ating estado. Next is Section 4. The prime duty of the government is to serve and protect the people. The government may call upon the people to defend the state and, in the fulfillment thereof, all citizens may be required, under conditions provided by law, to render personal, military or civil service. Sa section na ito, ay malinaw na sinabi na ang pinakaunang tungkulin ng pamahalaan ay paglingkuran at pangalagaan ang sambayanan, at maaring tawagan ng pamahalaan ang sambayanan upang ipagtanggol ang estado. Pero paano natin ipagtatanggol ang estado mga kaibigan? Ang pamahalaan ay maaring atasan ng mga mamamayan na magbigay ng serbisyo sa militar or sibil sa mga panahong itinakda ng batas. Next is Section 5. The maintenance of peace and order, the protection of life, liberty, and property, and promotion of the general welfare are essential for the enjoyment by all the people of the blessings of democracy. Sa section naman na ito, ay sinasabing dapat sundin ng Estado ang pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan, pangangalaga sa buhay, kalayaan, at ari-arian at ang pagtataguyod sa lahat ng ito, nang sa gayon ay matamasa natin ang demokrasya. Next is the Section 6. The separation of church and state shall be inviolable. Sa section na ito, ay malinaw din na sinabi na hindi dapat malabag at maghiwalay ang simbahan at ang Estado. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga state and policies na nakasulat sa susunod na section. Section 7. The state shall pursue an independent foreign policy. In its relations with other states, the paramount consideration shall be national sovereignty, territorial integrity, national interest, and the right to self-determination.
Dito naman sa section na ito, ay sinasabing dapat sumunod ang ating bansa sa patakaran ng ibang bansa sa dahilan ng pakikipag-ugnayan dito. Ngunit kailangan isaalang-alang dito ang ganap na kapangyarihang pambansa, integridad at teritoryal, kapakanang pambansa, at karapatan sa sariling pagpapasya. So ibig sabihin dito mga kaibigan, kung makikipagkasundo tayo sa ibang bansa, dapat ay may malinaw itong pag-uusap, sapagkat gaya nga ng sinabi, nakasaalang-alang dito ang kapakanan at ikabubuti ng ating bansa. Next is Section 8. The Philippines, consistent with the national interest, adopts and pursues a policy of freedom from nuclear weapons in its territory. Dito naman sa section na ito, malinaw din na sinasabing, tinatanggap ng ating bansa ang anumang pagkakaroon ng mga sandatang nuclear sa ating teritoryo, na sumasang-ayon sa ating kasiguraduhan. Next is Section 9. The state shall promote a just and dynamic social order that will ensure the prosperity and independence of the nation and free the people from poverty through policies that provide adequate social services, promote full employment, a rising standard of living, and an improved quality of life for all. Sa section na ito, ay sinasabi ang mga iilang alituntunin na dapat gawin upang lalong may taguyod ang ating bansa upang makaahon mula sa kahirapan, tulad ng pagkakataon na magkaroon ng mga hanap buhay ang lahat ng mga tao. Next is Section 10. The state shall promote social justice in all phases of national development. Tulad ng sa Section 9 mga kaibigan, dapat lalo pang itaguyod ang katarungang pambansa patungo pa sa lalong pag-unlad. Next is Section 11. The state values the dignity of every human person and guarantees full respect for human rights. Napapaloob sa section na ito, ang pagbibigay ng respeto sa mga taong nagbibigay ng lubos na paggalang sa karapatang pantao. Next is Section 12. The state recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family as a basic autonomous social institution. It shall equally protect the life of the mother and the life of the unborn from conception. The natural and primary right and duty of parents in the rearing of the youth for civic efficiency and the development of moral character shall receive the support of the government. Sinasabi lang sa section na ito, na dapat kinikilala ng Estado ang kabanalan ng buhay pampamilya at dapat pangalagaan at patatagin ang pamilya bilang isang saligang institusyon ng lipunan. Dapat nitong pangalagaan kapwa ang buhay ng ina at ang buhay ng sanggol sa sinapupunan mula sa paglilihi. Ang likas at pangunahing karapatan at tungkulin ng mga magulang sa pagmumulat ng kabataan para sa kahusayang sibiko at pagpapaunlad ng karakter na moral ay dapat tumanggap ng tangkilik ng pamahalaan. Next is Section 13. The state recognizes the vital role of the youth in nation building and shall promote and protect their physical, moral, spiritual, intellectual, and social well-being. It shall inculcate in the youth patriotism and nationalism, and encourage their involvement in public and civic affairs. Dito sa Section 13, ay sinasabing kinikilala ng Estado ang napakahalagang tungkulin ng kabataan sa pagbuo ng bansa at dapat magtaguyod at mangalaga ng kanilang kagalingang pisikal, moral, espiritual, intelektual, at sosyal. Dapat nitong ikintal sa kabataan ang pagkamakabayan, nasyonalismo at pasiglahin ang paglahok nila sa mga gawaing bayan at sibiko. Sunod is Section 14. The state recognizes the role of women in nation building, and shall ensure the fundamental equality before the law of women and men. Kinikilala ng Estado ang tungkulin ng mga kababaihan sa pagbuo ng bansa at dapat siguruhin ang saligang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. So ibig sabihin mga kaibigan, ang section na ito ay tumutukoy sa ating pagkakapantay-pantay, babae man or lalaki. Next is Section 15. State shall protect and promote the right to health of the people and instill health consciousness among them. Sinasabi lamang sa section na ito, na dapat itaguyod at pangalagaan ng Estado ang karapatan sa kalusugan ng mga mamamayan at itatak sa kanilang mga isipan ang kamalayang pangkalusugan. Sunod, is Section 16. State shall protect and advance the right of the people to a balanced and healthful ecology in accord with the rhythm and harmony of nature. Sinasabi lamang dito sa section na ito, na dapat pangalagaan at isulong ng Estado ang karapatan ng sambayanan ng patas at kanais-nais na ekolohiya ng naaayon sa daloy ng kalikasan. Next is Section 17. State shall give priority to education, science and technology, arts, culture, and sports to foster patriotism and nationalism, accelerate social progress, and promote total human liberation and development.
Dapat daw maghukol ng prioridad ang Estado sa edukasyon, agham, at teknolohiya, mga sining, kultura at pampalakasan upang maipamalas ang pagkamakabayan at nasyonalismo, at mapabilis ang kaunlarang panlipunan, at may taguyod ang ganap na paglaya at pagunlad ng tao. Next is Section 18. The state affirms labor as a primary social economic force. It shall protect the rights of workers and promote their welfare. Dapat daw manindigan ng Estado na ang paggawa ay dapat pangunahing puwersang pangkabuhayan ng lipunan. Dapat nitong pangalagaan ang mga karapatan ng mga manggagawa at itaguyod ang kanilang kagalingan. Sa madaling salita, dapat bigyan natin ng importansya ang mga manggagawa. Next is Section 19. State shall develop a self-reliant and independent national economy effectively controlled by Filipinos. Sa section na ito, ay sinasabing dapat bumuo ang Estado ng pambansang ekonomiyang nakakatayo sa sarili at malaya na epektibong kinokontrol ng mga Pilipino. Next is Section 20. State recognizes the indispensable role of the private sector, encourages private enterprise, and provides incentives to needed investments. Dapat kinikilala ng Estado ang napakahalagang gampanin ng pribadong sektor, pinasisigla ang pribadong negosyo, at nagbibigay ng insentibo sa kinakailangang pamumuhunan. Next is Section 21. State shall promote comprehensive rural development and agrarian reform. Sinasabi sa section na ito, na dapat itaguyod ng Estado ang komprehensibong pagpapaunlad na pangnayon at agrikultura. Next is Section 22. State recognizes and promotes the rights of indigenous cultural communities within the framework of national unity and development. Ang section na ito ay nagpapaliwanag ng tungkol sa pagkilala at pagtataguyod ng Estado sa mga karapatan ng mga katutubong pamayanang kultural sa loob ng pambansang pagkakaisa at pagunlad. Next is Section 23. State shall encourage non-governmental, community-based or sectoral organizations that promote the welfare of the nation. Sa section na ito ay nakapaloob na dapat pasiglahin ng Estado ang mga organisasyong di pampamahalaan, salig pamayanan, o sektor na nagtataguyod ng kagalingan ng bansa. So mga kaibigan, ano ang ibig sabihin nila na dapat pasiglahin ang mga non-governmental organization? Ibig sabihin dito mga kaibigan, dapat ay magkaroon sila ng mga bagong gimmick or proyekto para lalo pang umunlad ang ating pamayanan at lalo pang maisulong ang kagalingan nito. Next is the Section 24. State recognizes the vital role of communication and information in nation building. Sa section na ito naman nakapaloob na, dapat kinikilala ng Estado ang napakahabang responsibilidad at mga tungkulin na pangkomunikasyon at impormasyon sa pagbuo ng bansa. Napakahalaga ng komunikasyon mga kaibigan, sapagkat isa ito sa maraming way at epektibong pamamaraan para magkaintindihan tayo. Next is Section 25. The state shall ensure the autonomy of local governments. Sa section na ito, ay sinabing dapat siguruhin ng Estado ang autonomiya ng mga pamahalaang lokal. So ibig sabihin mga kaibigan, ay dapat siguruhin na hindi magkakaroon ng malaking problema ang ating pamahalaan, sapagkat maaari itong makaapekto sa pagunlad ng ating Estado. Next is Section 26. State shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law. Ang section na ito, ay tumutukoy sa pantay na pagtrato sa mga tao, sa pangpolitikal na aspeto. Next is Section 27. State shall maintain honesty and integrity in the public service and take positive and effective measures against graft and corruption. Ang section na ito ay tumutugon sa aspeto ng pagiging matapat, at sinasabing dapat pamalagiin ng Estado ang pagkamatapat at pagkamarangal sa lingkurang pambayan at magsagawa ng positibo at epektibong mga hakbangin laban sa graft and corruption. And last but not the least, Section 28. Subject to reasonable conditions prescribed by law, the state adopts and implements a policy of full public disclosure of all its transactions involving public interest. Batay sa makatuwirang mga kondisyon na itinakda ng batas, inaangkin at ipinatutupad ng Estado ang patakarang lubos na hayagang pagbubunyag ng lahat ng mga transaksyon nito na kinapapalooban ng kapakanang pambayan. So guys, yan po ang mga ilang bagay tungkol sa Article 2 ng Philippine Constitution of 1987, at maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay mayroon kang natutunan ngayong araw. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay maraming salamat sa iyo.
Kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito ay mag-follow, like at share ka lang sa @RCJ for Educational Blog upang patuloy kitang ma-notify sa aking mga future uploads. Hanggang dito na lang kaibigan at mag-iingat ka palagi. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. God bless at hanggang sa muli.